official nang nagsimula kanina ang pangangampanya ng mga kandidatong tumatakbo sa local level. Kaya naman ang mga magkakalaban sa politika, mas naging matindi ang mga pasaring sa isa't isa. Sinamantala din ito ng mga presidentials. Kahit tirik ang araw, game na game silang sumama sa mga motorcade ng mga kandidatong kapartido nila. Ang iba pang detalye, abangan sa ating countdown. Good evening, I'm Shelly Mercado. And I'm Jovi Francisco. This is 10, the evening news, giving you all the stories you want. And all the stories you need to know before you hit the sack. Nagpakamatay po ang panganay na anak ng aktor na si Cesar Montano. Nakita raw itong duguang nakalupasay sa kusina ng kanilang bahay matapos magbaril sa ulo. Ang detalye sa story number 10 ni Dindo Flora. Duguan at may tama sa kanang sentido ang anak ni Cesar Montano na si Christian nang makita sa kusina ng kanilang bahay sa Quezon City. Nakaupo siya, nakakalungay nga yung ulo niya, may 45 sa tabi niya, at yung telepono, yung landline nakahang, nandun din daw yung cellphone niya. Dead on arrival siya pagdating sa Malvar General Hospital, pasado alas 6 kaninang umaga. Sabi ng PNP at ng manager ni Cesar Montano, posibleng away nila ng nobya ang dahilan sa pagpapakamatay ni Christian. Kwento ng mga kasambahay, lasing si Christian nang dumating sa bahay. Isang putok ng kalibre 45 baril ang sumunod nilang narinig. Kilalang maraming kaibigan at kaalyado sa politika si Cesar Montano. Lubos daw ang pasasalamat ng kanyang pamilya sa mga nais makiramay. Pero pakiusap ng kampo ni Montano, huwag gamitin ito sa politika. Dapat sana magkasama ang mag-ama sa kampanya ng aktor na tumatakbong congressman sa Bohol. Pero nagpaiwan ang binatilyo dahil birthday ng kanyang girlfriend. Nasa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue ang labi. Plano itong i-cremate sa Linggo. My family and I are grieving right now. We request you to join us in praying for Angelo's soul and for the entire family as well. We ask for your respect also for our privacy. Dindo Flora, The Evening News. Sa dami ng mga Pinoy sa Hong Kong na boboto sa pamamagitan ng overseas absentee voting, baka kapusin raw sa bila mga Board of Election Inspectors o BEI na magbabantay nga sa mga botante. And ang story number 9 ni Fiona Rosario. Dalawang araw nang litong-lito ang grupo na ito ng Special BEIs dito sa Hong Kong. Kahapon pa kasi nagloloko ang picos machine na nakatoka sa kanila. Ano pong problema nung Kahapon hindi niya ma-read yung ibang ballot, pero yung ibang makina na-read niya yung ballot. Pero same ballot. Hindi na-read nito. Ito lang particular machine. Pero sabi ng COMELEC, hindi ito dapat ikabahala. Sa 20 makina na pinagpapraktisa ng mga SBEIs dito sa Hong Kong, isa lang naman daw ang pumalya. Hindi rin daw ito ang totoong makinang gagamitin sa botohan ngayong darating na overseas absentee voting mula April 10 hanggang May 10. Okay naman, so far everything's going well. The BAs are being trained. Later on, we'll have the written exam and tomorrow we'll have the actual practical exam. So lahat ng BAs will be tested on their capability to run the machines. Ganitong instances ba nag-recreate ng stress o tension sa inyo in a way? In a way, oo, kasi for the actual election, what if kung during the actual election nag-stock up sa nang ganun? Sabi ng Department of Science and Technology, importante rin na malaman ng mga BEIs ang mga basic troubleshooting technique. Kaya hindi magiging madali ang pagsusuring gagawin sa kanila. It's important na alam nila yung most common problems that can occur. And alam nila din how to solve it. But at the same time, meron din silang detailed na manual. 70 lang ang mga Special Board of Election Inspectors. Mahigit 95,000 ang overseas absentee voters dito sa Hong Kong. Papatak ng 5,000 botante kada clustered precinct.
Sabi ng COMELEC, normal lang ang kalituhan sa mga BEIs ngayon sa bagong sistema. Pero kailangan din seryosohin ng training dahil wala nang take to pass sa aktual na halalan. Pero higit sa lahat, kailangan ng kooperasyon ng mga botante dahil sa kanila nakasalalay ang tagumpay ng halalan. Mula sa Hong Kong, Fiona Rosario Nicolas, The Evening News. Makulay, maningning at matindi ang paglabas sa bagong mukha ng TV5 sa World Trade Center kagabi. Bumaha po ang kulay pula at nagkalat din ang mga bituin ng network. Nandoon sina Lucy Torres, Maricel Soriano at ang bagong kapatid natin dito sa TV5 na si Rufa Gutierrez. Present din ang mga stars ng bagong news and information division ng stasyon sa pangunguna ng ating boss sa news na si Lucy Cruz Valdez. Pumarada din ang mga bagong flaming red colored crew cabs ng news department. Pero bukod po dyan, namigay din ang bagong kotse sa trade launch at inuwi ito ng isang swerteng advertiser. Isa sa mga highlights ng trade launch ay ang nang magsama-sama sa isang number ang mga kings of comedy na sina Dolphy, Joey De Leon at Vic Soto. Ipinakilala din sa trade launch ang bagong linya ng mga programa na siguradong swak sa panlasa ng masa. Masaya naman ang mga bossing ng network sa success ng trade launch. Very nice, a wonderful program. I thought very successful. No? Thank you. Masaya lang kami kasi maraming dumating, tsaka yung mga talents natin, buong-buo sila sa pagsuporta sa atin. Tsaka yung chairman natin, suportadong-suportado tayo. Susunod sa ating countdown ang update sa lagay ni First Gentleman Mike Arroyo matapos isugod sa St. Luke's Hospital sa Taguig. At Dolphy, posible daw tumaas ngayong Semana Santa. Magbabalik po ang The Evening News. Kahapon nga po, ng bandang alauna ng hapon ay nakaramdam ang marami sa atin ng Lindol ano, Cherry. Yes. Ewan ko kung nasaan ka noon, pero nasaan ka noon? Hindi ko naramdaman sa bahay namin sa Pasig. But sa Pasig. I got a lot of calls. Where were you calls covering? Calls at saka dun nga sa mga monitoring. No? Pero kami kasi noon, on the way back sa Manila. Ah, so you were... So hindi namin masyado naramdaman sa loob ng ating sasakyan. Pero yung iba nga po, nasa lahat ng mga computers sila ng Yumanigang paligid. Kaya agad nila itong nilagay sa kanilang status updates at na-tweet agad na lumilindol nga. So marami ang nakapag-post nito. No? Pero may iba, nasa kasagsagan nga ng chat, kaya nakita nila ang epekto ng lindol sa mga webcam images nila. Na ito ang isang sample mula kay June Carrie Suitos. Yan, hindi natin i-play yung nangyari. No? Kailangan lang puntahan yung account ni June Carrie D. Suitos sa kanyang Facebook. Ano? At doon nga, eh, meron siyang ginagawa kasing taping or mensahe para sa isang kakilala niya. At bigla nga lumindol. So, nakuha yon sa ere. Reminder din to, ha? Ako bigla ko naisip yung earthquake drill kasi kahit ginagawa natin yun noon, baka nakalimutan na natin. Oo, kailangan. So, i-Google nila or ipopost natin sa ating Facebook wall yung mga links kung paano nila malalaman kung anong gagawin kung sakaling lumindol lang mas malakas pa doon sa kahapon. Ito, Jovi, kung gusto nilang mapanood itong kay Carlos. Nasa wall na natin to, okay. So pwede nilang punta. No? At isang oras nga, Cherry, matapos ang lindol, naging trending topic po ang Manila, Philippines sa Twitter. No, dahil nga dyan sa nangyaring yan. Kasabayin niya kasi itong I, yung I ano, na letra, at ang heart sign. At nagkataon, and by pure coincidence, ito ang naging pagkakasunod-sunod nila sa trending page ng Twitter. Nakita mo, Cherry? Yung I love, tapos nalagay tuloy yung Philippines, Manila. So, parang naging promo patuloy for the Philippines. Mm-hmm. Yung trending sa Twitter na nangyari pagkatapos nga ng lindol. So, medyo